Ang Pilipinas ay isa sa mga malalaking archipelago dito sa ating planeta, kaya naman itinuturing na mayaman ito sa biodiversity o yung mga nabubuhay na organismo. Kabilang na nga dito ang mga kinatatakutan nating mga ahas. Mula sa isang kobra na kayang dumura ng lason ng halos 2 metro hanggang sa maalamat na ahas na banakon. Tatalakayin natin ngayon ang mga pinakadelikado at pinakamakamandag na uri ng mga ahas na matatagpuan dito sa Pilipinas. Dito yan sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Kaibigan, i-like mo na ang ating video bilang suporta at mag-subscribe ka na rin para sa araw-araw na video na katulad nito. Number 10, Yellow-lipped Sea Crate. Ang species ng ahas na ito ay ang mga nakalalasong uri ng sea snake na madalas matatagpuan sa Indo-Pacific region. Nagtataglay ito ng mga black distinctive stripes at kulay dilaw ng uso. Magaling na diver ang ahas na ito at madalas ay nasa ilalim ng tubig upang maghunting ng pagkain. Ginagamit ng sea snake na ito ang kanyang potent neurotoxic venom upang humuli ng maliliit na isda. Madalas ay ginagamit din niya ito bilang defense mechanism, lalo na kung nakakaramdam sila ng panganib. Number 9, Yellow-bellied Sea Snake. Isa din ito sa pinakamakamandag o nakalalaso na uri ng sea snake. Madali lang makilala ang ahas na ito dahil sa kanyang distinctive na yellow belly at ang likod naman nito ay kulay brown. Ang lason ng ahas na ito ay nakakapinsala sa skeletal muscle ng kanyang biktima na nagiging sanhi ng pagkaparalisa. Hindi lang sa Pilipinas matatagpuan ang uri ng ahas na ito. Ayon nga sa mga eksperto, makikita rin ito sa Atlantic Ocean, Caribbean, Africa at maging North and South America. Alam mo ba na mga sea snake ay umiinom din pala ng fresh water upang makaiwas sila sa dehydration? Number 8, Stokes Sea Snake. Ito ang pinakamabigat na uri ng sea snake na madalas matagpuan sa Indo-Pacific region, kabilang na nga ang Pilipinas. Nagtataglay ito ng mahabang pangil at ikinukonsidera bilang isa sa pinaka nakakalasong species ng ahas na matatagpuan sa ating planeta. Madalas na makita ang sea snake na ito sa bahagi ng West Philippine Sea at maging sa kalapit na isla katulad ng Palawan. Ang mga Stokes Sea Snake ay mga uri ng migrating sea snakes, kaya naman matatagpuan din ito sa Australia, Pakistan, Strait of Taiwan at sa malaking bahagi ng South China Sea. Number 7, Lake Taal Snake. Kilala rin sa tawag na Philippine Freshwater Sea Snake, ang species ng ahas na ito ay endemic o matatagpuan lamang sa lawa ng Bulkang Taal dito sa Pilipinas. Ito lamang ang species ng freshwater sea snake na matatagpuan sa Pilipinas. Sa ngayon nga ay nangangalim na rin ang lahi nito. Kahit nakakaunti lamang ang kanilang bilang, pinaniniwalaang sobrang delikado ng ahas na ito dahil sa taglay nitong kamandag. Number 6, Equatorial Spitting Cobra. Isang species ng ahas na ito na nagtataglay ng napakalakas na kamandag. May kakayanan din itong dumura ng kanyang lason sa layo na halos 2 metro. Ang species ng cobra na ito ay matatagpuan sa Southeast Asian nation katulad ng Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia at dito sa Pilipinas. Dito sa ating bansa, matatagpuan lamang ito sa Palawan, kaya tinatawag din itong Palawan Spitting Cobra. Number 5, Waggler Pit Viper. Isa din ito sa pinakamakamandag na species ng pit viper na matatagpuan sa Southeast Asia. Matatagpuan din ito sa southern part of the Philippines. Tinatawag din itong temple viper sapagkat maraming uri nito ang namataan sa Temple of Azure Cloud sa Malaysia. Isa itong nocturnal o mga hayop na gising sa gabi at arboreal species
o mga ahas na mas madalas ay matatagpuan sa itaas ng mga puno. Magaling na hunter ang ahas na ito dahil hindi ito gumagalaw habang naghihintay ng kanyang mabibiktima. Number 4, Philippine Pit Viper. Isa sa mga pinakadelikadong uri ng ahas na endemic o matatagpuan lamang sa isla ng Pilipinas. Nagtataglay ito ng hemotoxic venom. Ang Philippine Pit Viper ay notorious din sa kanyang camouflage ability at kaya din niyang maging motionless o hindi gumalaw sa loob ng isa hanggang 2 oras habang naghihintay ng kanyang prey, kaya tinawag din itong ahas tulog. Kung sakaling matuklaw ka daw ng ahas na ito, wala pa itong anti-venom, kaya naman maaaring maging sanhi ito ng kamatayan. Number 3, Batanes Pit Viper. Isa pa sa mga species ng makamandag na ahas na matatagpuan dito sa Pilipinas ang MacGregor's Pit Viper, also known as Batanes Pit Viper. Endemic ito sa probinsya ng Batanes. Kadalasan, kulay dilaw ang mga malalaking species ng ahas na ito, subalit may ibang kaso na may kulay puting Batanes Pit Viper ang natagpuan sa lugar na ito. Number 2, Summer Cobra. Native sa Visayas at Mindanao ang Summer Cobra, also known as Visayan Cobra. Ito ay isa sa mga pinaka makamandag na uri ng ahas dito sa ating bansa. Isa itong uri ng spitting cobra na humahaba ng hanggang 1.4 meters. Madalas ito ay kulay itim, minsan kulay dilaw at minsan kulay berde. Sa sobrang makamandag nga daw ng Summer Cobra, kapag napunta ang kamandag na ito sa mata mo, maaaring magdulot ito ng pagkabulag. Number 1, King Cobra. Isa ito sa pinakakinatatakutan na species ng mga ahas dahil ito ay nagtataglay ng matinding kamandag. Ang King Cobra ay malalaking uri ng mga venomous snake na matatagpuan sa India hanggang sa bahagi ng Southeast Asia, kabilang na nga ang Pilipinas. Ang ahas na ito ay humahaba ng hanggang 18 feet at tumitimbang ng halos 9 na kilo. Bagamat makamandag, hindi naman ito agresibo. Umaatake lamang ito kung ito ay nasaktan o nakaramdam ng panganib. Ang ating mga nabanggit ay ilan lamang sa mga ahas na matatagpuan dito sa Pilipinas. Sa ngayon ay tinatayang mayroong 175 species ng ahas ang matatagpuan sa ating bansa. Pero hanggang ngayon ay may mga bagong nadidiscovery pa rin, lalo na sa mga liblib na lugar at sa mga less explored areas ng Pilipinas. Ano ang reaction mo sa ating video, kaibigan? Don't forget to comment down below. Hanggang sa mga susunod natin mga video, maraming salamat po sa inyong suporta at panonood.